Hi guys, second vlog. Matutulog na ako. So guys, ito po ulit ang inyong mom, Shilon. Nakita ko lang yung live video ni Tatay Digong. Magre-react lang ako dito. Ito ay pinagmumura niya. Ang dami niyang sinabi tungkol kay ABS-CBN. Alam mo yung lahat ng galit ni Tatay Digong, parang nilabas niya dito. Talagang pinagmumura niya, galit na galit siya sa ABS. Kasi parang siguro feeling ni Tatay Digong dito, niloko siya. Niloko niya yung sambayan ng Pilipino ng ABS. Kaya masasabi natin na may paninindigan talaga si Tatay. Kasi pag sinabi niyang sarado ka, sarado ka. Pag sinabi niyang kulong ka, kulong ka. Katulad nung unang-una niya, lilinisin niya yung mga adik. So, nalinis naman. Medyo konti na. Marami ng takot. Marami na umalis ng bansa. Pangalawa, lockdown. Yung mga nahuli na, yung mga talagang, alam mo yung binabraso niya. Kaya, ito yung the best ever. Alam niyo ba, na halos buong mundo, believe kay Tatay Digong. Kasi, napapatinong niya yung tao. Kung hindi man siya tatakbo sa susunod na eleksyon, sana yung pumalit sa kanya is katulad niya. So, kung si, ano naman yun, si Inday, o kung sino man yung papalit sa kanya, dapat katulad na katulad niya. Kasi, nakakapanghinayang na hindi tumakbo ulit ang katulad niya. Paano pag wala na siya, baka bumalik si GM, si ABS? Paano pag wala na siya, baka bumalik yung mga adik? Paano pag wala na siya, wala nang matatakot? Diba? Wala nang kamay na bakal na magpapatinong sa bansang Pilipinas. So forever na tayo nakalubog. So kami mga nandito sa ibang bansa, forever na kaming katulong. Forever na kaming tagapunas ng puwet ng matanda. Ganun ba? Hindi niyo ba nakita? Kung wala siya, marami pa rin adik. Marami pa rin nagloloko. Marami pa rin magnanakaw. Kung wala siya, siguro ang baba pa rin ng tingin sa atin ng mga ibang planeta, ng ibang mga taga ibang bansa. Kung wala siya, ang dami pa rin sigurong yung talagang mga mandurugas. At kung wala siya, siguro si ABS-CBN nagpapayaman pa rin ngayon. Diba? So, sa statement niya, talagang pinagmumura niya, talaga putang ina, pakyo ka, talaga lahat kasi talaga nabanggit niya dito sa live video niya na ongoing, is talagang parang binuhos siya lahat ng sama ng loob niya, di ba? Tapos yung mga nagpapayaman, kesyo tatawagin daw si, tinatawag daw niya na manluloko yung mga governors. Kumbaga nagpapalabas kasi sila ng mga fake news. Kaya nagagalit si tatay sa kanila. Tapos, sa sobrang palabas nila ng fake news, hindi nila alam. Doon sila tinira sa franchise nila. Na hindi pa sila. So, ito yung ibig sabihin na, ito yung isang mapapatunayan na karma is real. Diba? So, nung una, si ABS, panahon niya lahat. Kumbaga, sumasagsag sila. Ngayon, kapanahonan ni Tatay Digong, parang sinabi niya, putya ka, huli ka, parang ganon, huli ka, nga ka ngayon, wala ka na magawa, hindi kita parerenyuhin kahit anong gawin mo. Kaya, tapos dun sa mga artista, Angel Locsin, Coco Martin, sino pa ba yung mga nagsalita na yun? Vice Ganda, tumahimik na lang po kayo kasi hindi niyo po alam kung ano siguro yung punot dulo ng galit ni President Duterte. Hayaan na natin yan sa kanilang matataas na tao tulad ng mga attorneys nila, ng mga legal, ng mga Senate, ni President Duterte, ng NTC, hayaan na natin silang mag-usap-usap regarding dyan. Huwag na po tayong mag-comment, lalo na kayong mga artista kayo, kasi
masisira lang yung pangalan nyo. Diba? Imbis na pwede naman kayo lumipat sa ibang network, diba? Manahimik na lang po kayo kasi yung magandang image nyo sa mga tao, madudungisan lang. Kaya, yun. Yun lang yung para sa akin. Kaya, tignan natin, malay nyo, pag naging okay na ulit sila ni tatay, makipag-ayos sila, makipag-areglo sila. So, itama nila yung mali, di ba? Pwede naman itama yung mali eh. Hindi nga lang mabubura yung nagawa nila, pero dapat nilang itama yung mali nila. Yun lang. Yun lang. Yun lang, guys. So, good night. Pagdasal na lang natin sila kung anong mangyayari sa kanila. And, good night, good night. God bless to everyone sa mga nanonood sa akin na patuloy. Maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aking mga video. Bye-bye!